Sinisipat ng mabuti ni Ana ang mga delatang binibili. Baka raw kasi expired o paso na ang nabiling produkto. Yung mga gatas ho kasi, importante ho sa akin na tignan every time. Kasi ho, baka ho ako makasira ng tiyan. Meron namang namakyaw na mga produktong mag-e-expire na sa susunod na buwan. Eh kasi po, mura eh. Kalahati po ang diferensya. Pero ngayon, gagamitin namin ito bago mag Pasko. Paalala ng Food and Drug Administration, dapat may expiration date ang mga manufactured o processed foods. Pwedeng may best before pero dapat may expiration date pa rin. Beyond the best before date, pwede pa po siyang kainin pero hindi po natin alam kung wala pong expiration date, kailan siya huling araw na safe na kainin. Kailangan ang porma ng expiration date ay araw o day na number, month na letter, at year na numbers. Meron po kasing kalituhan minsan kapag puro numbers lang. Sumusunod ang Philippine Food Chamber sa patakaran ng FDA sa expiration date, pati translation sa English o Tagalog ng instruction o impormasyon na nasa ibang lingwahe, ginagawa na rin ng mga manufacturer. Kung ang mamimili natin ay makatapat ng isang produkto na galing let's say sa ibang bansa katulad ng Japan or China, tapos meron dong instructions tapos hindi niya mabasa, eh kawawa naman yung ating mga consumer. Pero nilinaw ng grupo na sa international market tanggap pa rin ang best before label. Kaya lang, pagdating sa Pilipinas, kailangan lagyan ito ng importer ng expiration date. Paalala ng food chamber sa mga consumers, mag-ingat din sa mga nagtitinda ng mga tingi-tinging produkto dahil unang-una hindi natin alam kung kailan ang expiration date ng mga ito at pangalawa, nawawala ang ilang mahalagang instruction kagaya ng kung paano lulutuin at ihanda ang tinging produkto. Alvin Alchico, ABS-CBN News.